napakaliit. So, welcome back again sa aking YouTube channel. Bigat kahapon nga po ay, kung matatandaan ninyo, ay nanganak ang aming isang inahing baboy. Sabi ko sa inyo ay dapat kinabukasan pa ang putol ng ngipin ng mga BX. So, ngayon po guys ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba ang pagpuputol ko ng ngipin sa aking mga alaga BX. So, tara, let's go! Ito nga po ang kagandahan na hindi agad natin pinuputulan ng ngipin ng mga bagong silang na BX. Dahil kung makikita nyo nga po sa video na sadyang malalakas na po agad ang kanilang mga pangangatawan at marunong na po silang mag-agawan sa kanilang mga didihan. Ayan, at kitang-kita nyo naman po sa video na sila ay naglalaro na at mga nagtatakbuhan. Yung iba naman po ay mga nag-aawayan. Sinyalis po yan na talagang sila po ay malakas na at pwedeng-pwede na po natin silang putulan ngayon ng ngipin dahil sila po ay nakasusunan ng ayos sa kanilang mama pig at nakuha na nila yung colostrum na kinakailangan nila. Pagkatapos ko silang putulan ng ngipin isa-isa ay ilalagay ko sila dito sa aking lagay ng biik. Ang tawag po dito sa amin ay kuna upang nang sa ganun po ay hindi na sila magluha lupa. Dito po ay makikita nyo kung gaano katutulis ang ngipin ng mga biik na bagong silang pa lamang. Kung kaya kailangan na po natin silang putulan ng ngipin dahil kung hindi po natin sila puputulan ng ngipin ay maaring masaktan ang kanilang mama pig at hindi na po sila magpadede sa kanilang mga biik. Ginagawa ho din ang pagpuputol ng ngipin upang maiwasan din po ang pagkakaroon ng sugat ng mga piglets dahil kung minsan nga ho ay sila ay nag-aawayan at hindi po natin maiiwasan sa mga bagong silang na biik na sila po ay mag-aawayan. Kung hindi ho natin sila tatanggalan ng ngipin ay maaari ho silang magkasugat-sugat at maging dahilan din po ng kanilang panghihina. Doon sa mga magtatanong kung ilang ngipin nga po ba ang dapat natin putulin sa mga bagong silang na biik. Dito ho sa akin ay pinuputulan ko po sila ng bali 8 ngipin. 4 po sa taas at 4 din po sa ibaba. At ang pinakamahalagang tanong po na akin pong sasagutin na para po sa aking palagay kung kailan nga po ba dapat natin putulan ang ngipin ng mga bagong silang na biik. Para ho sa akin ay mas maganda po silang putulan kinabukasan, pagkapanganak o sa ikatlong araw simula nung sila ay ipinanganak. Ang pagpuputol po ng ngipin ng ating mga bagong silang na biik ay depende din po sa ating mga biik. Kung sa palagay po natin na kinabukasan ay sadyang napakalalakas na ng ating piglets kagaya nga po nitong aking mga biik na pinuputulan ng ngipin ngayon ay pwedeng-pwede nyo na po silang putulan. Pero kung sa tingin nyo po na ang biik nyo po ay medyo mahina pa ay mas maganda po na isagawa na lamang po natin ang pagpuputol ng ngipin sa ikatlong araw na sila ay ipinanganak. Kasabay na din po natin ang pagbibigay ng iron sa kanila, ng vitamins at pagpuputol ng buntot para isang stress na lamang po sa ating mga piglets. At nandito na lang din po tayo sa tungkol sa pagpuputol ng ngipin ng ating mga piglets ay maikwento ko po sa inyo noong una kaming nag-aalaga ng baboy at una kaming kapagpaanak ng mga biik. Noon po ang aming sistema ay pagkalabas ng biik ay nagpuputol kaagad kami ng ngipin ng aming mga piglets. Kung kaya naman ay napapansin ko ho na merong ibang piglets na kapag pinutulan ng ngipin ay hindi po sila kaagad dumedede sa inahin. Dahil po dinadamdam nila yung pagkaputol ng kanilang mga ngipin. Kung kaya naman nagiging sanhi po iyon ng pagkahina ng mga biik na ipinanganak ng aming mga inahing baboy. At sa kasamaang palad niya ho ay namamatay yung mga biik na ipinanganak ng aming inahing baboy. Kung kaya naman, isinature ko ito sa inyo para maging aral din po ito sa inyo na baguhin natin ang ating nakasanayan at maging mapagmasid tayo sa ating mga alaga kung tama nga ba ang ating ginagawang pamamaraan sa ating pag-aalaga ng mga baboy. Baka ho matatanong ninyo kung gaano na ho ba ako katagal nag-aalaga ng baboy. Ako ay bali nasa 7 taon na po ang aming pag-aalaga ng baboy at kami po ay nagsimula lamang sa isang inahin. At sa ngayon po ay kami ay may 7 inahin na. Sa loob po ng 7 taon ang aming pag-aalaga ng baboy ay hindi ko pa rin ho masasabi na perfecto na rin ang aking mga ginagawa. Dahil kung minsan ay may sablay pa rin at yung mga sablay natin ngayon sa pag-aalaga ng baboy ay nagiging silbing aral natin yon upang nang sa ganun ay mas lalo nating paigtingin ang ating pag-iingat at mas may matututunan tayo sa ating mga pagkakamali. Ang pag-aalaga naman ho ng baboy ay hindi naman ho talaga yung pagalingan. Yan naman po ay talagang labanan ng tiyaga at pagsisikap na
makaraos sa araw-araw. Dahil kung minsan ay minamalas tayo, at minsan naman po ay mas lamang ang ating swerte. Lalo na po ngayon na hindi po stable ang live weight, kung kaya naman marami ang umayaw sa pag-aalaga. Pero tayo ay magtutuloy-tuloy hanggang sa maabot natin ang ating pinapangarap na kaginhawahan. Medyo matagal-tagal pong matapos ang pagpuputol ng ngipin dahil ito nga po ay nasa 12 piglets. Pero sana naman ho ay nagegets ninyo ang aking mga sinasabi para nang sa ganun po ay mas makatulong po ito sa inyo kung kayo naman po ay nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng baboy. Kung kayo naman po ay meron pang ibang mga katanungan ay huwag po kayong mahihiyang mag-comment at yan po naman ay sasagutin ko sa abot po ng aking mga nalalaman. Napakaliit. Pagkatapos kong maputulan ang ngipin ng mga piglets ay agad-agad ko din itong binalik sa kanyang inahin nang sa ganun po ay makadede na ulit sila. Mahalaga po ang bawat segundo na sila ay makadede sa kanilang inahin para mas mapabilis ang kanilang paglaki. Kung kayo ay may mga ganitong piglets na bagong panganak ay huwag po nating hahayaan na sila ay mapahiwalay sa kanilang inahin. Dahil kapag po sila ay hindi nakadede ng sapat na gatas sa kanilang inahin ay magiging mabagal po ang kanilang paglaki at matatagalan ang kanilang pagwawalay. Kaya talaga naman pong ang bawat oras ay mahalaga sa ating mga biik na sila ay makadede upang nang sa ganon ay walang maging problema kung sakali man na sila ay nasa ganap na edad na ng kanilang pagwawalay. At hanggang dito na lamang po mga kaumay ang aking video at maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ay pakilike na rin po at mag-comment din po kayo kung meron po kayong mga suggestion o mga katanungan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Babu!